Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral, ang ibabahagi ko sa inyo. Naku, salamat po Aling Lucy. Ang bait-bait niyo po talaga sa amin. Napangiti si Aling Lucy nang makita ang labis na tuwa ng mga grupo ng basurero na binigyan niya ng tinapay. Tuwang-tuwa siya sa mga batang basurero. Sa murang edad kasi ay nagbabanat na ng buto ang mga ito para makatulong sa pamilya. Nadurog ang puso niya sa sumunod na sinabi ni Archie, isa sa mga bata. Alam niyo po Aling Lucy, kayo lang po ang ganito sa amin. Yung iba po, halos hindi kami pinagbubuksan ng pinto. Marumi at mabaho raw po kasi kami, gaya ng mga basura na kinukolekta namin. Kwento nito. Huwag kayong maniwala sa sabi-sabi ng iba. Hindi yun totoo. Ang pag-uugali nila, ang basura. Mabait kayong bata. Dahil sa murang edad, ay tumutulong kayo sa pamilya. Komento niya, dahilan upang mapangiti ang mga bata. Sa susunod na Biyernes ulit, daan kayo rito ha. Bibigyan ko kayo ng merienda. Bilin niya sa mga bata. Sana po Biyernes na lang araw-araw, ungot pa ni James, dahilan upang magkatawanan sila. Nakangiting minasdaan ni Lucy ang mga batang papalayo. Sa tuwing kasama niya ang mga bata, ay parati siyang nakangiti. Ngunit ang totoo ay lungkot na lungkot siya sa mga buhay ng mga ito. Lalo pat may mga apo siya na kaidara ng mga batang basurero. Kaya naman tuwing Biyernes, kapag nangungulekta ng basura, ang mga bata sa lugar nila ay may nakahanda siyang ngiti at merienda para sa mga ito. Iyon lamang ang alam niyang paraan para kahit papano ay maibsa naman ang bigat na dinadala ng mga pobreng bata. Araw ng Sabado, pauwi si Aling Lucy mula sa pagbisita sa bahay ng kanyang panganay na anak. Nay, sigurado ka ba na hindi ka na magpapahatid? Nag-aalala kasi ako, baka mapagod ka masyado sa pag-commute. Nag-aalala ng wika ng kanyang panganay na anak. Hindi na anak, alam kong marami kang ginagawa. Hindi naman ganun kahirap ang bumiyahe. Huwag ka na mag-alala, aniya sa anak. Sige nay, mag-iingat po kayo ha. Sa susunod, kami na lang ang dadalaw sa bahay mo. Bilin pa nito bago nagtawag ng tricycle para sa kanya. Nasa jeep si Aling Lucy nang makaramdam siya ng bahagyang sakit ng ulo. Napagtanto niya na dahil iyon sa init, siksikan kasi sa jeep at talaga namang mainit ang panahon. Nakaramdam lang siya ng ginawa nang makababa siya sa sinasakyang jeep. Mahangin ang panahon kaya imbis na sumakay ng tricycle ay naisipan niya na maglakad na lamang. Ilang minuto pa lamang siyang naglalakad nang maramdaman niya ang pagsidhi ng sakit ng kanyang ulo. Huminto siya sa isang gilid sa pagnanais na pumara na lamang ng tricycle, ngunit sa kasamaang palad ay pawang may sakay ang mga tricycle. Ipinagpatuloy ni Aling Lucy ang paglalakad, ngunit maya-maya rin ay umikot ang kanyang paningin at binalot ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Nagising na lamang si Aling Lucy sa isang hindi pamilyar na silid. Nang tumingin siya sa pinto, ay sakto namang pumasok ang isang babaeng nakaputi, kaya nahulaan niya na nasa isang ospital na siya. Mabuti naman po at gising na kayo nanay. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Magiliw na usisa ng lalaking nurse. Maayos naman ako iho. Kanina, natatandaan ko, sumakit ang ulo ko. Ano bang nangyari kasi? Usisa niya sa lalaki. Naku, napagod ho yata kayo nanay. Tumaas ng sobra ang presyon nyo. Mabuti na lamang at maagap kayong naisugod sa ospital. Ibabalita ko po sa kanila, nagising na po kayo nanay. Kanina pa po kasi umiyak ang mga bata ron sa labas. Labis ang pag-aalala nila sa inyo. Kwento pa ng binata. Mag-uusisa pa sana siya, ngunit kailangan na raw umalis ng nurse para asikasuhin ang iba pang pasyente. Naiwang nagmumuni-muni si Aling Lucy. Maraming katanungan ang naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit maya-maya ay bumukas din ang pinto at humahangos na pumasok
ang tatlong pamilyar na bata. Ang mga batang basurero na sina Archie, James at Sonson. "Aling Lucy," umiiyak na tawag sa kanya ni Archie. Bakit kayo naririto? Paano nyo nalaman ang nangyari sa akin?" Gulat na usisa niya sa tatlo. "Nangungulekta po kami ng basura nung nakita po namin kayo na nakahandusay sa gitna ng kalsada," kwento naman ni Sonson. Maging ito ay baka sa mga mata ang pag-iyak. Napangiti siya ng matamis sa sinabi ng mga bata. "Naku, kung ganun ay utang ko pala sa inyo ang buhay ko. Maraming salamat mga iho," sinserong pahayag niya. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ng tatlo. "Hindi po Aling Lucy, sa inyo po malaki ang utang na loob namin. Natakot po talaga kami. Akala namin ay wala na kayong buhay. Kaya itunulak po namin ng sobrang bilis ang kariton para makarating kami agad sa ospital at magamot po kayo. Mabuti na lamang po at naagapan ang sabi ng doktor." Paglalahad naman ni Archie, baka sa mukha nito ang takot habang nagkukwento. Tila may mainit na puso namang humaplos sa puso ni Aling Lucy. Hindi niya inaakala na ang pagpapakita niya ng simpleng malasakit sa mga bata ay ibabalik ng mga ito ng higit pa sa sapat. Bilang pagtanaw ng loob sa kabaitang ipinakita ng tatlong bata ay nagpatuloy pa ang munting pagtulong niya sa mga bata. Ngunit sa pagkakataong iyon, araw-araw nang bukas ang pintuan niya para sa mga ito. "Totoo po Aling Lucy, pwede po ba kaming laging bumisita rito at kumain kapag nagugutom kami?" Nanlalaki ang matang usisa ni James. Kita niya ang saya ng mga bata. Nakangiting tumango si Aling Lucy. "Salamat po, hindi po namin aabusuhin ang kabaitan niyo. Pangako po," nakangiting sabi ni Sonson. Ngiting-ngiti si Aling Lucy. Kahit mahihirap ang tatlong bata, ay masasabi niya na lumaki ang mga ito bilang mabubuting tao. Marunong ang mga batang tumanaw ng utang na loob at marunong din silang tumulong sa iba nang walang hinihintay na anumang kapalit.